Lumipat kami sa isang apartment nung nag-first year college ako. Maaliwalas naman, tingnan kaya, di naman pinapakinggan ang mga sinasabi ng kapitbahay namin sa compound na wala daw nagtatagal sa unit na yun dahil may mga nagpaparamdam. Dalawa lang kami ng kasambahay namin na tagabantay at minsan-minsan umuwi din doon ang mama ko. Di ko pinapansin ang mga buhos ng tubig sa CR kahit ating gabi at pag-iingay ng parang may umuurong ang upuan sa baba pagpatulog ba kami. May second floor kasi, tatlo ang kwarto sa taas at yung isang kwarto sa tabi ng CR, makikita mo na may puno ng mangga sa likod. Iniisip ko na since magkakadikit na apartment yon, baka sa kabilang unit lang galing ang ingay. Until one day, nag-decide umuwi yung kasambahay namin. Sabi bakasyon lang pero di na bumalik, kaya naghanap ulit si mama. Si Ate Rose, di niya totoong name yun ha. May pagkatahimik siya at mahilig tumitik. May mga linggo na inaaya namin siya magsimba pero ayaw niya sumama sa amin ni mama. Tapos bigla niyang sinasabi kay mama na uuwi na daw siya kasi ayaw niya mangyari yung nangyari noon. Nung tinanong namin kung ano yun, ayaw niyang sabihin pero nabanggit niya na sa gitna ng tulong niya, may nagpupunta sa kwarto niya na malaking lalaking itim ang katawan. So eto na nga, nasa taas ako nung araw na yun at siya nasa baba, tanghaling tapat. Bumaba ako sa sala at nakita ko siya sa floor na nakahiga. May mga suka sa tabi. Akala ko kung anong nangyari sa kanya kaya ginising ko siya para itakbo sa ospital pero bigla siyang sumigaw ng pikit. Sino ka? Ate, si Jay po ito. At sumisigaw ng, Nanay! Nanay! Ayan na sila, mga demonyo, kukunin nila ako. Paulit-ulit ang mga sinasabi niya. Pumunta akong kusina at kumuha ng tubig sa gripo. Binuhos ko sa kanya pero di pa din siya nagising. Bumalik ako at kumuha ng malamig na tubig. Baka sakaling dun magising at tinapon ko sa kanya pero wala pa din. Kumuha ako ng rosary sa taas at pinulipot ko sa kamay niya. Sinabi ko sa kanya, Ate, andito lang ako. Di kita iiwan. Di ka nila kukunin. Pero ang nakukuha ko lang na response sa kanya ay puro sigaw. Sino ka? At kukunin nila ako. Tinawagan ko ang mama ko pero naiwan niya phone niya. Sumisigaw ako ng tulong sa kapitbahay pero di nila ako pinapansin nung una. Until dumating yung SK ng barangay namin kasama ibang lalaki. Hinahawakan siya pero sobrang lakas niya talaga. Kamuntik niya pa masipa TV namin. Hanggang sa tinakpan mata niya ng itim na tela. Saka siya nagsalita. Kapatid niya yung sumanib sa kanya, humihingi ng pamisa at pasayaw. Boda kung tawagin sa probinsya namin. Pinabiyahe namin ang magulang niya at sinundo siya. Sabi ng nanay niya, madalas daw siyang saniban talaga. After noon, inuwi na siya. At after a week, bumalik nanay niya sa amin kasi daw nabulabog niya yung bata sa puno ng mangga sa likod ng apartment. Sumama daw sa kanya pa uwi. Sinaniban na naman siya at nakikipaglaro daw si ate sa boses bata. Nag-alay sila sa puno at nagpadasal. Last na balita ko sa kanya, ang payat niya na. Kasi ganun pa din ang nangyayari sa kanya. Sana okay ka na ate ngayon. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!